galingan mo, makakaharap mo na ang hari ng pelikulang Pilipino. Noon, pag nakaharap mo sa FPJs, ang daga mo sa dibdib. Ang gusto ko na umuwi para kung mamamatay sa nervyos. Tatarap! Ganun yan. Robot ka ba? Tumulong po si FPJ. Ayaw niya nung may anong tawag na yung mga mini-media. Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Naaalala niyo pa ba, mga dre, yung goon na itinumba ni FPJ sa pelikulang Ang Dalubhasa kasama ni na Robert Miller? Siya rin ang isa sa mga kapatid na mato ni Amor na ginampanan ni Aramina sa pelikulang Ayos na ang Kasunod. Isa sa mga binansagang FPJ boys ang stuntman kontrabida na tampok natin ngayon na walang iba kundi si Ginoong Ray Comia. Panoorin ang kanyang kwento tungkol sa mga bigating action stars na kanyang nakasama, lalong-lalo na kay The King, FPJ. Iba-iba ang mga kwentong nandirito, masasabi mong hindi imbento. Sigurado mawiwili ka sa kada nood ng aking palabas. Tanggalin natin kung ikaw man ay nababagot kesa magmukmuk sa gilid, manood at makinig. Sama mo ang mga kakilala mo at tropa, sama-sama panoorin. Oy, sir! Sir! Kumusta? Oy, sir! Kumusta kayo, sir? Mukha po pala si Ray, sir. Siya po, sir. Si Bell. Hello po. Ray TV po. Kami po yung ano. Pinapapanood ko. Dito po pala kayo nakatira, sir. Ah. So, sir, pasensya na sa bahay ko, sir. May walang problema po yun, sir. Pasok po, sir. Tara. Pasok tayo. Ako nga pala si Ray Comia, stuntman. Nag-umpisa po ako mag-stuntman 1990. Pagiging stuntman ko po, hindi ko alam na makakapasok ko sa ganitong trabaho. May kapitbahay po ako rito. Pani FPJ, kontrabida. May grupo sila dyan sa cementerio, nag-iinsayo sila. Nadaanan lang nila ako, papasok ako ng tarbahol. Kasi nung araw, security guard ako, nag-construction boy, bouncer. Tinawag ako, sabi niya, "Oy, iho, anong pangalan mo?" Tinitigan niya ako. Tiga pelikula. Tinitigan ako up and down. May tindig ka, gusto mo mag-stuntman? Sabi ko, gusto ko to ah. Yun, inalok ako mag-stuntman. Hindi naman porque pagpasok mo, masyushooting ka kagad. Mag-iinsayo ka. Ipapabasa muna sa'yo yung 10 utos ng staff. Huwag kang magpapahuli sa shooting at ensayo. Pag igagalang mo ang mga babae, katulad ng paggalang ng iyong, sa iyong mga magulang, huwag magpapalate sa shooting. Huwag makikialam sa routine. Lahat sa set, igagalang mo. Mahalata nyo pag muntray na shooting. Mahalata nyo yung extra, stuntman. Kasi ang stuntman, pagdating sa set niya, ganun po yan. Tapos, yung mga extra po, may sarili naman po kasi may mga agency yan eh. Extra po, nung araw, kung tawagin ni FPJ yan, extra, naawa si FPJ, sabi niya kay Direk Chago, ano ba ang magandang gawin natin kay Guan sa mga extra kasi? Kawawa, extra. Kaya si manager kasi, mahiling magsalita sir ng pabaliktad. O, gawin natin Guan, ano ba, extra, talent, gawin ng talent. Yun. Ayaw niya nung extra na? Ayaw niya. Ganon si FPJ. Oo, ayaw nyo nang mababa. Tapos pag sa set, sir, sa pagkain, sir, panalo. Sa sweldo. Nag-umpisa po ako sa Scorpio stunt. Tapos, ang lahat po ng instructor ko nung araw, magaling po ng Thunder. Kung tawagin po yung mga instructor ko lahat, mga FPJ boys. Ah, ganon? Oo, kaya... Sino-sino po sila, sir? Okay, yung iba naman kasi, sir, patay na. Mabanggit okay. Lang ko yung... Sige po. Ang nag-recruit po sa akin, si Ernie David, si Jimmy Reyes. Mga Thunder stuntman po yan. Yan si Sir Telly. May kukwento ko mamaya pa kay Sir mga tungkol sa mga fight scene. Okay, sige. Ano po kayo katagal nag-training, sir? Bago kayo magkaroon ng ano? Shooting, na sir? Lang, na isa lang yan. Naku, sir! Isang taon yan, sir. Isang taon? Oo. Mag-aaral ka ng yung straight, wallop, acting ka. Tuloy-tuloy yung ensayo, walang oo. Bayad yan. Ano? Wala, sir. Sarili mo yan. Yun ang malong sa iyong pamasaya, sa iyong pagkain. At nung araw, pag minamalas-malas ka pa, susundan ka pa ng mga instructor mo, papakainin mo yun, sir. Mabilis naman sir ako na promote. Okay. Walang isang naging assistant instructor. Okay. Tapos pagkakuan uli, naging instructor. Ah, yan. Okay. Tapos yung una ko pong shooting, babarilin lang po ako ng pelikula ko kay Sunny Parson. Babarilin lang, butuhan pa yung mga instructor. Pwede na ba yan si Comia? Mag-aaral ka maghapon. Ah, ganun ka lang. Yung pag-aaralan mo yung tamang tutok. Kasi sir, ang kapit na kapuna kasi ng baril, pag ikaw po ay military, tutok military po yan. Ay, iba din. Oh, iba yan, sir. Iba. Okay, sige po, sige po. Pag ikaw naman ay goons, walang porma. Alam mo, baskin ng NBI, kailangan military ang tutok mo. Oh, yan, sir. Tapos, pag-aaralan nyo naman lahat ng class, hindi mayroong matuto kang umacting, mag-aaral ka ng fight scene, kailangan matuto kang sumuntok, sumipa, pag-aaralan po yung lahat.
So, nung araw po, kinainggitan ako eh. Bakit yung mga instructor, sir? Bakit po, sir? Eh kasi po, nung stuntman ako, marunong po ako sa martial arts, talo ko yung mga instructor ko. Kasi yung mga mga stuntman, hindi manong araw, yung mga ibang stuntman, hindi marunong sumipa. Ngayon, minsan may tawag sa grupo, o sino rito yung mga kuwan, marunong sumipa, ay talo yung kuwan. Bintahin nyo yun. O, sir, talo ko yung mga maliliit na instructor. Isa ka ko nung araw, medyo may tindig ako, maangas ako, sir. Personadahin ako ng araw. Pala yung martial arts. Ay, kailangan yan, sir. Hindi pwedeng pinulot ka lang. Ayun, sinalang kayo kay Sunny Parson. Saglit lang yung exposure. Oo, sir. Binaral ako sa taas ng ano, sa taas ng palang basura. Yes. Tapos siya, laglag agad ako, sir. Binaral, laglag. Hindi na ako, hindi na sir ako nagtatanong ng budget nung araw. Basta, salang. Oo. Kasi nung araw, nag-umpisa pa ako, 500 pala ang presyo ng stuntman. Iba po yung laglag. Apo. Unang labas ko naman kay FPJ, yung lakay po. Ang labas ko naman kay FPJ, salubungan kami sa hagdan. Bari lang kami ng FPJ, tinira, lagla ko sa hagdan. Ito nyo naman sa akin yung first meeting nyo kay The King. Paano yung unang kita nyo sa kanya? Ano po kayo nagkakilala? Wala sir, basta pinadala ka ng grupo, at ang sasabihin sa iyo ng instructor, galingan mo, makakaharap mo na ang hari ng pelikulang Pilipino. Noon, pag nakaharap mo sa FPJ, sir, naku sir, ang daga mo sa dibdib. Saka ang FPJ kasi, sir, si manager, pagpunta mo sa set, nandun eh. Nandun na. Talaga? Nakaabang na yun. Oh. So, manager, kaya gano'n, nasa isang tabi na kayo. Pag-aalmusaling kayo, ay panalo ka naman sa almusal kay FPJ. Ang sarap. Si FPJ kasi, ang almusal niyan, mahilig po yan sa sardinas, saka yung pandesal. Kami sa pagkain ng utility. Yun po, ganun kami nung araw. Tapos, sumunod po, labas ko kay FPJ. Di ba, naglakay po kayo? Oo. After nung lakay? Hindi pa tapos ang laban. Wala pa rin kakwenta-kwenta ang labas ko nun, sir. Sundalo lang ako. Background lang ako ni na... Siguro kilala niyo ito, si Boy Roque. Apo. Ang background lang ako nun, mga araw. Binaba natin namin si manager, barilan. Ayun, tapos... Pagkatapos ng shooting, isayo na ulit yun, sir. Hintay ka na ulit ng tawag. Sama naman ako sa batas ng lansangan. Ayan, sir. Ayan na. Medyo maganda-ganda ang labas na po natin. Napapansin na po ako ni manager. May eksena puro na, piraso lang po talaga ako. Nagmarka. Sabi niya, yung mga hindi kailangan dito, umalis. Dahil papatayin ko itong mga to. Sabi niya ganun. Sa po kayo doon, no? Okay, sumundot po ako. Paano ako? Sabi niya ganun. Kasi ang maligit ang itutumba. Yung banatam. Ito na lang po ang ngayon balikod. Ayan talaga yung tumatak doon, sir, no? Oo. Paano yan? Di ba sabi mo, sir? Oo. Paano yan? Kasama ko sila, parang ganun. Ayan, sir. Patay na naman po tayo. Ayun. Pero sir, medyo maganda-ganda ng budget. Kasama nyo sila, Robert Miller nun. Okay sir, yun yung mga senior ko yun. Si Mr. Robert Miller. Miller, si ano, Sir Jimmy Reyes. Tapos nang lansangan pala yun? Kala ko dalubasa yun. Dalubasa sir, nagugulon lang ako sa title. Dalubasa yun. Oo sir, medyo kinakabahan sir. Natatakot ako sa inyo sir eh. Pintuan lang tayo sir. Tapos sumunod ulit nun, batas ng lansangan. Yun, yung batas ng lansangan sir, aba. Maganda-ganda na ang role ko noon. Yan, ang gundo nitong pelikula na yun. Oo, tauhan ako ni... Iba nito ngayon. Ni Bing Dabao? Sino yung tatay ni Bing Dabao? Charlie. Oo, tauhan ako noon. Kinidap ko si, kay Abad yun. Kay Abad. Maganda-ganda na, oo. Kaya lang, nung ko na yun, parang napapansin ako ni manager. Oo. Ni Blackie. Si manager kasi, siya ang director eh. Opo. Director. Producer, fight director. Eh, Bon, nagkamali ako. Paano nagkamali siya? Sir, ito yung barilan. Opo. Parang hindi niya sinabing, Pamiya, jumert ka. Sir, hindi ako jumert. Parang siguro, nalito siya o ako rin. Ano kayo, may routine po kayo? Parang binarilan niya ako. Okay. Hindi ako jumert. Parang gusto ko na umuwi para kung mamamatay sa nervyos. Sabi ng mga kasama ko, sabi nga ni Nas nung araw, parang lapitan mo si manager. Hindi, lapit agad ako, manager, pasensya na mo. Bakit harap? Ganun yan. Robot ka ba? Manager, pasensya na po. O sige, ulitin natin. Ayun, ulit. Sawa naman ng Diyos. Nakuha ko na. Okay. Tapos ensayo na naman. Kasi ang ensayo po namin nung araw, dalawang beses ng linggo. Mag-iensayo ka ng linggo, whole day po yan. Buong araw. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang pamasahe. Tapos pag Merkules, sa'yo rin yun. Talaga? Oo, ganun kahirap nun. Tapos parang napansin niya na ako, Tiago, sino ba yung stuntman natin na may yung matangkad na lagi kong kwan? Yun. Ginawa niya yung probinsyano, yung kay Nenet.
Yes. Nenet Medbe. Ande, ande, Nanet. Kay... Ang Janet. Dalubhasa din yata yun, sir. Hindi, ako ano. Kay Nanet eh. May dalubhasa din sila eh. Ang kay Nanet? Ang probinsyano si ano, di Gallardo yata yun. Gallardo. Saka si Janet at Bayare. O, kasi yung probinsyano, ang alam ko, andun si Direk Rogi Mayer pa nun eh. Kasama niya bilang pulis, di ba? Kinuha siya, ni-recruit siya bilang probinsya. Dalawa kasi yun. Probinsyano 1. 1 and 2. Ayun, yung 2 yung kay Anjanet Bayare. O, yun sa una, wala rin ako kwenta na labas ko okay, noon. Okay, pinatay lang ako. Okay. Tapos noon, ay, yung maganda-ganda na, tauhan na ako ni Juan. Sino ba yung matay na artista na to? Yung kalbo lang, yung paborito ni RTJ, yung sinabihan niya nung araw na isang bala ka lang, sino yung kontrabida niya? Huwag ka na magpagandang lalaki. Kalbo? Oh, ganda na role ko na rin, sir. Doon na ako napapansin ni RTJ. Okay. Kasi nakikipagsuntukan ako sa kanya, nagkakatutukan na. Ayan na, sir. Gumaganda-ganda na. Tapos, shooting, natapos yun. Tapos, ginawa niya yung isusumbong kita sa... Tatay ko. Yun ang unang kasuntukan ko sa FPJ. Yung binabato, sir. Tatanda, yung binabato ng itlog. Yun. Fighting kami. Habulang kami sa palengke. Kayo nilamang tele nun. No? Oo, yun. Nakasuntukan ko ngayon si manager. Ang galing. Magaang kasama, sir. Hindi ka na. Siya ang nagdadala sa stuntman. Eh, pero dapat, pag kanya mga bida, ang magdadala kami mga stuntman. Sa inyo, baliktad. Oo. FPJ, magaang sumuntok. Suntukan. Gumano sa akin si Sir Telly. Tomia, pasok ka na kay manager. Sabi? Oo, ayun yun. Bakit, paano niya nasabing gano'n, sir? Bakit niya sinabi? Eh kasi nasusundan ko yung yung suntok ni FPJ. Yung galaw ni FPJ. Oo, minsan nagsalita siya. Mga erap, gagawa ako ng pelikula na ang mga bida ko, mga stuntman. Yung, babantay talaga nga. Ayos na ang kasunod. Karamina. Oh yun, sir, yun. Ayos na, di ba? Kapatid kayo dun. O, di ngayon. Panal, yung magpapa-meeting na sila. May mga media na. Pito kasi yung sir eh. Yung lahat na yung sir, ang buhay nila ata doon, yung Ray Roldan. Dami na nila. No? Oo, sir. Tapos? Ernie David. Oo, tapos yun. Biglang nag-usap. Ah, Tiago, yung assistant, kinukwento ko sa yung assistant yung director. Okay. Hindi ko lang alam kung buhay niya, buhay pa yun. So, sino ba yung matangkad natin na stuntman? Na ano? Kulay duhat. Kasi maitim ako nun, sir eh. Walang duhat. Oo. Biglang tinawagan ako, Ray, punta ka rito na FPJ, casting ka. Punta po ako na FPJ, nangutang na po, wala akong pera ng panahon na yun. Nangutang po ako, sir. Tinaksi kayo mula dito hanggang ano, Sina College, FPJ Studio, sir. Nag-meeting na sila. Huli akong dumating. Di ba? So, sir, ito, sir, ginood time ako ni manager. Mas aling ginawa? Niya, Kumya, sikat ka ba? Para dumating dito. Manager, hindi ko po alam, ngayon lang pa ako dumating. Si manager po kasi malakas mga good time. Okay. Sinabi mo yan, gagawa ako ng pelikula. Kasama ka sa 7. Ayos na ang kasunod. Pwede ka ba, libre? Ganun siya, pero walang problema, manager. Kayo mga kasama ko eh. Kahit talaga po walang bayad. Yun, sir, medyo maganda araw ko sa'yo. Talaga? Oo, kahit kunan nyo sa akin, tingnan nyo, nakipagbakbakan ako kay manager. Lahat ng isa na nagawa ko doon. Isa po ako sa 7 magkakapatid na bida. Mga goons kayo doon. Oo, sir. Medyo may kagawa. Saan yung eksena nyo doon, sir? Sa ano? Bataan, palengke. Sa palengke ba yun? Okay, sa palengke. Oo, sa yung tapos yung ibang bakbaka dito sa ano? San Juan. Yung kuna ng baboy noong araw. Ah. Yan sa San Juan, o ganun. Kayo nga yun. Oh. Naalala ko na. Nakalimutan na. Kasuntukan niya, no? Oo, yun. Tulungan ng baboy, parang gano'n. Sir. Tapos marami pa na ginawa kayo. Hindi ko na lang matandaan yung iba. Kasi, ang dami mga FPJ boys. Yan, kasi, ang mga senior po kasi yan, sina Telly Babasa, Robert Mailer, yan, sina Nas Espinosa. Hindi ko na mabanggit yung ba. Ang dami, sir. Ang dami nga. Pag FPJ ka na po, sir, quality stuntman ka na. Kahit sino na makaharap mo. Siyempre, RPG. Kung may kaba ka man, kaunti na lang. Pero kung sa fight scene, sir, wala na kaming kaba. Huwag lang, sir, sa dialogue. Ayun, sir, dito kami mga takot mga stuntman eh. Kasabihan nga, palundagin na. Huwag lang dialogue. Ganon kami mga stuntman. Pero, sir, nabibigyan naman kayo ng magandang dialogue dati, di ba? Marunong naman, sir. Nakaka-otay naman, hindi naman ganon kagalingan. Doon kami talo ng mga tiga-tiyatro. Pagdating sa dialogue. Iba yung chat. Oo, magaling sir. May mga training din yan eh. Okay. Kaya lang, pagdating naman ng action, doon sila wala. Kamusta si FPJ, sir? Sa set? Ayun, sir. Piyesta.
Walang VIP, sir. Talaga? Wala. Yung pagkain ng ano, sinasabi niyan, tra-ex, mga individual, madami kasi rin, mga individual. Masarap pagkain, sir. Wala kang problema. Pati sa location. Yes po. Yan. Ito pa, sir, may ikwento ko. Shooting kami ng Baguio nung araw. Anong movie po? APJ din. APJ. Na hindi, na parang punta kami ng shooting, hindi kami nabigyan ng kwarto. So, nasa hotel kami. Opo. Kasi anong nangyari, nakatulog naman kami, kaya lang, sa labas ng hotel. Ay, ganun? Oo, oh, sa labas. Opo. Ngayon, sir, hindi nila pinaalam kay manager na may dumating na mga stuntman. Mm-hmm. Parang inilihim na kasi, shooting, siyempre, nagmamadali. Opo. Ito na ngayon, shooting na, nagma... Oh, yung mga stuntman ang bagong dating. Mm. May nakapagsumbong. May nagsabi? Na wala kaming kwarto. Ang galit na galit. Sabi niya, Chago, pag may mga stuntman na darating, nasabihin mo sa akin, mas papagalitan niya, mamadali niyo yan. Ha? Hindi niyo binigyan ng kwarto? Sabihin niyo yan! Pag nagalit kasi sa FPG sa set, tahimik lahat. Wala na akin buko. Kailangan umatras ka ng tatlong hakbang. Huwag ka muna magpakita pag galit ka. Pag galit si Marjan, hindi kami nagpapakiti. Yung nga harap kami, wala. Lalo ka, wala pa naman kami pangalan. Katulad ko, wala ka man ako pangalan. Lalayo ka. Ganun ang manager. Ganit talaga siya nun. Oo, yung hindi bibigyan ng location, hindi magbibigyan ng magandang higaan mga stuntman. Tapos sa pagkain, kung ano ka man, may nagreklamo. Ito, mga dahil, mga nangyari na, may nagreklamo. Masarap naman yung pagkain. Sinabi na panis na. Uy. Oo. Pinagalit. Galit na naman. Eh, si manager kasi mahilig sa pabaliktad na salita. O, bukas. Catering. Bukas, thanks na kayo. Tanggal. May mga lawa bineka. Kaya PJ yan eh. Okay. Ganun magsalat si manager. Okay. Lawa pala to. It's yung mga ganun. Mahilig si manager sa ganun. Sarap kausap si manager. Kaya lang, si manager pag shooting. Professional. Pag biruan. Yan lang, pag nagsalita nga. Palabiro din pala si... Oo. Ang kabiruan niyan, ang pagkausap niya, si Max Alvarado. Pag nag-usap yan, yung pabaliktad, yung mga... may nausong ngayon, loadie. Ano yan? O yun, di ba? Yung ginagamit niya na ba? Nung araw pa yan. Ang mapo.